using pulot, redhead. Si pulot nakabinyag na. Habis ulit tayo mga pangkin. Si Miming, unahan pa tayo dun sa huli na ating kapula po eh. Ay putol! Na maalam agad! Ana, finish na! Ayun, balik na tayo mga bangin. Gamit natin, lutak. Bilis na. 2 grams. Isang huli pa lang donate na agad. Uy, nasa saan ha? Miming! Eh, pusa! Wala dyan! Sige natin sa pusa, tamay. Sila. Sila, sa tabi na. Laki yun, ano yun? Ano yan? Bangus? Banak? Lalaki ah. Ano? Sawa ang pusa ka. Sawain natin yung pusa. Good size.
paparin muli natin mga pangkin. Lure na lang tayo. Sumabit na naman yung jig natin. Wala pa rin yung pusa. Iwan na natin sa pusa yun namin. Ipat tayo mga pangkin sa dulo. Swordfish na naman. Release lang natin mga pangkain, maliit. Bye bye, sige, diyan ka pagbago, kainin ka mga moro. Ay, pagod na. Nura pa rin ang huli. Bells na naman. Ayun, time check mga pangkin. Alas 8 na ng umaga. So nandito pa rin tayo sa spot. Jigging pa rin tayo. Try tayong makahuli ng mamal. Kaso maulang inahuli natin eh. Nora. So, may dalawa naman tayong lapu-lapu, isang titok na malaki. So, yun yung banana spot mga pangkin. Napakaganda ngayon ang panahon. Sundal lang ng kaagatan yan. Yung mga pangin, kung nakikita nyo malapit na yung jig natin. So pwede nyo siyang gantihin. Tutok sa baba, tapos i-reel lang natin. Kasi dapat mga 5 meters or more, lalo na sa ganitong rock fishing. I-retrieve na natin ng maayos. I-retrieve na agad natin para iwas sabit. Tutok lang natin ng ganito para yung jig natin medyo nakalubog pa. May tendency pa tayo makahuli ng isda. Ayun, nasabi ko sa inyo, may tendency pa tayo makahuli ng lapu-lapu. Yan nga, so yun, tutunan natin to kay Master Jericho. Kapag malapit na yung jig natin,
Tutok natin sa may tubig yung rod natin. Dalagin natin lang ang ganda. Wala po. So yun nga pangin. Magis pa rin tayo. So yun, update lang mga pangin. Nahulog yung huli nating lapu-lapu. Saklap pa nung sinama pa niya yung ano, kitok na malaki. Pero okay lang. Nakahuli ka na kitok mga pangin. Kitok, pero mas malaking nawala. Amor.